Hello mga kaibagyo, in today's video i-review naman natin yung Mogwar NFT game and titignan natin yung mga red flags ito kung meron tayong makikita. Note pala guys, this is not a sponsored video, okay? So ayun nga, yung Mogwar nga sa siyang strategy NFT game just like Axie, ayan. And meron silang 4 different features dito, which is yung breeding, PvE at yung PvP nila at yung arena mode. So dito naman sa kanilang PvP mode, 3v3 po yung labanan nila dito. Hindi ko lang sure sa kanilang PvE kung magkanong NFT yung pwede nating ilagay dito. And syempre pwedeng-pwede rin tayong mag-breed dito. Ayan. And ito nga yung kanilang roadmap. So ito yung mga natapos. During naman sa kanilang Q1 2022, magkakaroon ng package NFT sale, launch marketplace, open alpha test. During naman sa kanilang Q2 2022, magkakaroon ng release game, Android, iOS at PC version. Magkakaroon din ng breeding dito. And during naman sa kanilang Q3 2023, magkakaroon ng arena season, tournament, clan, chat system siguro to, land NFT sale. And lastly, during naman sa kanilang Q4 2022, magkakaroon ng clan battle, co-op battle, land version, mine and create item, and yung item system. And ito ngayon kanilang mga NFTs, meron silang different races, may wind, metal, plant, fire, and etc. Nandito yung mga NFTs nila. And nandito yung kanilang mga races, and syempre yung kanilang mga NFTs din ay merong different body parts, which is titignan natin yan mamaya. Ayan, and ito naman yung kanilang tokenomics, which is meron silang 2,400,000,000 total max supply. Yung mga yung token nila pwede nating ma-earn sa PvP mode, pwede nating gamitin sa staking, pwede nating gamitin pang trade, pwede rin nating gamitin pang breed, and syempre pwede rin nating ma-earn yung kanilang token sa mga tournaments. Ayan, yung 14.6% mapupunta sa private sale, yung 12% mapupunta sa marketing, yung 8% mapupunta sa liquidity, yung 16% mapupunta sa team, yung 9% treasury, ecosystem 10%, 4% advisory, yung 1.4% public sale, and yung 25% is yung in-game rewards. Ayan. And ito naman yung kanilang mga team, which is chinek ko na kanina, is legit naman. Ayan. So hindi sila mga ducks. And nandito naman yung kanilang mga partners, OTT na sila ng Certic. Para sa akin maganda siya, since yun nga yung Certic ay very transparent siya. Yun yung palagi kong sinasabi sa aking mga past videos. Ayan, tingnan naman natin yung kanilang contract address, or i-review natin yung kanilang contract address. Ayan. Punta lang ako dito sa may BSC check. Siyempre, kailangan natin malaman yung mga basics bago tayo pumasok sa mga game na to. Ayan, tingnan natin muna dito, and later and titignan natin sa BSC scan kung nakalak yung mga wallets nila or yung mga big wallets. Ayan, so far maganda naman. Ayan, so yung dev wallet meron siyang 13.77%. Ayan. Tignan naman natin dito sa may token sniffer. Wait lang natin. Ayan. So kung makikita nyo dito, 100 over 100. So para sa akin, trusted siya. And tignan naman natin yung contract address niya sa BSC scan. Search ulit lang natin. Search. Click Monster of God. Ayan. So as out now, meron silang 9,180 three holders. Ayan. And ayun nga, nakalak yung mga big wallets dito. Para sa akin, goods yung game na to. Trusted siya. And yun nga, yung magiging opinion ko dito is, papasok po ako dito. Ayan. Bahala na lang kayo kung papasok kayo dito. And balik na tayo sa kanilang official website. So ayun nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina is, yung Monster of God ay nag-develop siya sa may Binance Smart Chain. And meron silang 2 different tokens dito, which is yung MONX at yung MSP. Yung MSP, ito yung nakukuha nating reward sa game. Ayan. Nandito rin yung mga ways paano tayo makakapag-earn dito. Pwede tayong sumali sa mga in-game activities, PvP mode, collecting speculating on monster item and more, opening packs and monster and trade them into the marketplace. Ayan. Nandito yung kanilang roadmap. Ayan. Ito yung nakita natin sa kanilang website. Same sa yung mga partners, advisors, team. Ayan, tingnan naman natin yung kanilang gameplay kung paano tayo makakapag-collect ng mga monster dito. Ayan, so pwede tayong mag-unlock ng mga monster sa mga boxes gamit yung yung mga nabili natin ng mga boxes sa mga events. Pwede tayong bumili sa marketplace or pwede tayong mag-breed ng mga monster kung gusto natin.
And nandito naman yung kanilang mga normal monster. Yung mga normal monster naman nila dito is merong mga basic stat, characteristic at yung mga body parts. And yung mga immortal monster naman is tinutulungan niya yung mga user na makareceive ng more bonus MSP or yung reward. Ayan. And yung mga mystic monster naman nila is tinutulungan nilang i-increase yung energy healing speed ng mga monster natin. And nandito naman yung kanilang game mode, which is pwede tayong mag-set ng ating mga sariling squad or yung mga sariling team natin para mas malakas yung ating setup. Ayan. And nandito naman yung kanilang PvE mode, which is yung mga player pwede silang mamili ng mga maps kung ano yung gusto nilang talunin dito. And yung mga players, kailangan niyang tapusin or patayin lahat ng mga monster para maka-receive sila ng MSP, token, food, at mystical elixir, which is magagamit nilang pang-strengthen sa mga body parts ng kanilang mga NFTs. And dito naman sa kanilang PvP mode, so yun nga, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. 3 monster lang yung pwede nating ilagay during PvP mode. Ayan, there are 4 type of PvP battle. May daily PvP, regular PvP, arena season, at yung kanilang tournaments. Ayan, syempre pag nananalo tayo dito, makaka-earn tayo ng rewards. Tignan natin yung kanilang daily PvP. Ayan, player are given 3 opponent at 3 different ranks level. They can choose to fight 1 to those 3 opponents. So merong 3 choices tayong pagpipilian dito. And dito naman sa lang regular event, naka-depend sa result ng mga winning at losings natin. And dito naman sa lang arena season, during this 4-week, all players will be able to play unlimited battles against the opponent on the same rank. With each win or lose, the rank point will increase and decrease. So ayun lang, pag nanalo tayo dito, nai-increase yung mga points natin. And syempre pag nanatalo naman tayo sa mga arena is mababawasan yung mga or nadi-decrease yung mga points natin dito. And syempre sa kanilang tournaments, ayan, the duration of the tournament is 4 weeks, week 1 section round. Ayan, tignan naman natin yung kanilang in-game monsters. Wait lang natin mag-load. Ayan, monster fire. So yung mga monster din nila is merong different races dito. Fire, water, same sa kanilang mga characters or sa kanilang mga NFTs na merong different traces dito. Ayan, monster lightning, monster metal, and many more. And syempre ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga NFTs is merong 6 body parts. Ayan, may eye, ear, mouth, and etc. So parang lang para lang din siyang Axie. Ayan, body parts, fire, rock. About the rarity, tingnan natin. So, coming soon, wait na lang natin. And meron din silang mga base stats dito. May attack, health, dodge, speed, block, defense, crit, mana points. So, the same lang sa may Axie Infinity. Items in-game. So, magkakaroon ng items in-game in the future. Wait na lang natin. And ito ngayong sinasabi ko sa inyo kanina na different races. Ito yung mga fire plant, physics, wind, rock, metal, and etc. And nandito naman yung kanilang evolution, which is yung mga character natin, meron lang silang 2 default skill. Kung gusto nating madagdagan yung mga skills nila, kailangan nating i-evolve yung ating mga NFTs dito. Ayan, nandito rin yung mga food plant, food drug, food physics. Nandito yung mga material na pwede nating gamitin dito. Ayan, and breeding new monster and monster soul potion. Ayan, kailangan nating magbayad dito ng breeding fee na 300 MSP. For MONX, so naka-dependent pa rin sa breed count ng ating mga NFTs yung fee na babayaran natin or yung mga requirements na mga material or yung mga fee na babayaran natin during sa breeding. Ayan, syempre kung mapapansin sa may Axie, pag tumataas yung breed count nila, mas tumataas yung babayaran natin. Pag virgin naman yung mga NFTs natin dito, mas mababa yung babayaran natin dito. So ganun lang siya. Tignan naman natin yung kanilang Monster God Currency Mechanism. Ayan, yung MONX, pwede natin gamitin pang breed, pwede natin gamitin pang bili sa marketplace, pwede natin gamitin pang trade at stake. And yun nga, pwede natin ma-earn yung MONX token sa play to earn event, arena season, at sa kanilang tournament. And yung gamit naman ng kanilang MSP token, pwede na rin natin gamitin pang breed, trade, in-game purchase, evolution, upgrade monster, and ma-earn natin to sa mga quest, PvE, PvP, at sa kanilang treasure hunt.
Tignan naman natin yung kanilang mini game. So meron din silang mini game dito. And nandito yung kanilang mga rewards na pwede nating makuha dito, which magagamit natin sa evolution or sa pag-upgrade. And nandito rin yung kanilang mga quests. So wala pang more details, kaya antayin na lang natin. Nandito rin naman yung kanilang reward system, which is wala pa rin. Wait na lang natin. Ayan. So magkakaroon din ng clan war or clan yung mga NFT natin, which is yung mga players pwedeng sumali sa mga clan dito. And meron silang balak mag-implement ng metaverse. Ayan. Our 3D art team has completed some part of the Monster God metaverse plan. So meron daw silang na-complete na mga plans dito. Kaya hopefully matuloy ito para tingnan natin. Nandito yung kanilang tokenomics. Yung 16% mapupunta sa team. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanin. Nakalock siya ng 1 year. Nakalock yung token ng advisor ng 8 months. Ayan. Ito yung like natin sa kanilang official website. So ayun nga, pwedeng-pwede rin tayong mag-stake ng kanilang token dito, which is good sa isang game. Ayan, Monster of God staking. IDO platform nandito. Farm Central. And yun nga, yung dito sa kanilang marketplace, pwedeng-pwede rin mag-buy and sell. Pwede nating i-filter yung mga gusto nating bilhin dito. Ayan, pwede nating tingnan yung mga class nila. Disclaimer. So, ayan. Nandito yung important notes. Hindi ko nababasahin. And kung gusto nyo palang tignan yung kanilang mga social media account, nandito. Bali, tignan muna natin yung kanilang Twitter account. Twitter account. So, ayan. Meron silang 154,000 followers. And active naman silang mag-post dito. Para sa akin, goods. Kaya, wait kung ma-release yung game na to para papasok ako. Ayan, and yun lang guys, kung gusto nyo mag-invest dito, always do your own research. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, and subscribe para maging updated sa mga bago nating video. Yun lang.